Oh, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga, mga minamahal. Dahil nga po sa naging pag-amin ni Senator Bato de la Rosa na, di ba, kinontak nga siya ng International Criminal Court para hingin ang kanyang panig, hingin ang kanyang side, para ipaliwanag ang kanyang sarili. Kasi, you know, yun yung kailangan dito eh, yung opportunity to be heard. Kasi hindi sila pwedeng issuehan ng warrant of arrest kung hindi po masunod ang due process. So ngayon, mayroon na pong reason ang prosecutor kung sakali mang bigyan ng warrant of arrest itong si Bato de la Rosa. Kasi inamin niya na binigyan siya ng email, 'di ba, para ipaliwanag ang kanyang side. Ang nangyari nga po, in-skip niya lang. So merong reason yung prosecutor para diyan kung sakaling i-deny niya na wala siyang natanggap, kasi meron tayong video na ipe-play sa inyo. So ngayon, mga minamahal, kung si Bato nga ay naka-receive ng email dito nga po sa International Criminal Court para hingin ang kanyang side, so posible din na itong si former President Duterte ay matagal nang nabigyan ng email ng International Criminal Court para hingin ang kanyang panig, para kunin ang kanyang side. Hindi nga lang siya nagdadaldal. Pwedeng ganun eh. Kaya nga matatandaan nyo, mga minamahal, nung nakaraang buwan, tinawagan niya itong si Harry Roque. Diba ano yung sabi niya noon? Na, Roque, baka anytime pwede na akong hulihin. As soon as possible, baka anytime pwede na akong hulihin. So baka nung time na yon, doon siya naka-receive ng email. Kasi diba, nangangatog na siya eh. Diba parang hindi niya na alam kung ano yung gagawin niya. Diba natataranta na siya. Siguro during that time, kaya napatawag siya kay former spokesperson Harry Roque na baka anytime soon ay pwede na siyang hulihin. Yun nga lang, mali yung way, yung response ni Harry Roque. Na instead na pumunta doon si Harry Roque, ano yung ginawa niya? Nag-vlog na itong si former president ay baka huhulihin. Isiniwalat niya. So ngayon, naging intriga yun na naging sanhi kung bakit sila nag-mic fight ni Panelo. Diba na, sinungaling ka Harry Roque, ganyan-ganyan, hindi naman pala sa'yo tumawag itong si former President Duterte. Pero ngayon, ako ha, nahiwagaan lang ako. Kasi, itong si Bato de la Rosa, diba naka-receive ng email na gustong hingin ang kanyang panig. Diba, so para sa akin, hindi rin malabo na matagal nang natanggap ni former President Rodrigo Roa Duterte itong email ng International Criminal Court. Nagigets nyo ba yung punto ko, mga minamahal? Kasi ito yung pag-aamin ni Harry Roque. Pakinggan nyo to, ha? Pakinggan nyo to. Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator, maayong Bato pala. Welcome po muli dito sa programang Pulso ng Bayan. Ito yung paglalathala ni Bato de la Rosa. Sorry. Pakinggan nyo. SMNI Jade at Admar po, ang inyong makakasama. Good morning sa inyong dalawa, Jed Ugaltmar, og sa atong mga tigpaminaw. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, sir. At ito nga, nabalitaan namin na may email po kayong natanggap pula sa ICC. Kumpirmado na ito. Yes. Meron. Anong pong nalalaman? Narinig nyo? Kumpirmado na ito. Sabi niya, yes, meron. Meron siyang na-receive. Diba? At imposible na si Bato lang. Feeling ko kinontak din dyan yung apat na itlog pa. Di ba sila yung yung gustong hingin ng International Criminal Court, yung panig nila, si Albayalde, si Karamat, si Ildelberto, tapos yung isa, tapos itong si Bato de la Rosa. Di ba? Email na po yan mula sa ICC, Senator? Gusto daw nilang mag-intero sa akin regarding sa war on drugs. Ano naman po ang inyong tugon sa email na yan, na itong imbitasyon mula sa ICC? Hindi ko sinagot dahil kung mag-engage ako sa kanila, that would be tantamount to recognizing their jurisdiction over my person. Mm-mm. So hindi ko sinagot yung kanilang email. Mm. Diba?
Sa sobrang kadaldalan mo ba to? Naku, mukhang mapapahama ka pa. Si Digong, pwede niyang sabihin na hindi naman ako nabigyan ng chance ng ICC na magsalita ng aking panig eh. Diba, pwede niyang sabihin ganun kung sakaling bigyan siya ng, kunyari, nandito na yung arrest order. Kasi mga minamahal, dinadaan sila sa due process. So, kailangan marinig din ng ICC yung kanilang side. Ang nangyari kasi, katulad dito, si Bato de la Rosa, hindi niya pinansin, in-skip niya lang. So, mayroong rason. Ang International Criminal Court, kunyari, pag nandito na yung arrest order, nasabi na hindi, binigyan ka namin ng opportunity to be heard. Binigyan ka namin ng notice. Pero in-skip mo lang. So, wala kang reason na mag-deny. Diba kasi sila yung tinuturing na criminal suspects eh. Dito nga po sa madugong drug war campaign nila, nung panahon nga ni former President Duterte, binigyan ka ng chance na mapakinggan yung side mo. Hindi mo naman binigay yun sa ICC. Yun yung ipinagkait mo. So wala kang rason. Diba? Wala kang pwedeng magiging rason na i-deny na hindi ka binigyan ng oportunidad. Si Digong, pwede pa. Kasi wala naman siyang sinasabi eh. Diba, hindi naman siya nag-iingay. Kung sakali man nandito na yung ano, yung arrest order. 'Di ba? Pwede niya sabihin na hindi naman ako nabigyan ng ano, ng oportunidad para ilabas yung aking ano, yung aking panig, yung aking side. Pwede siyang lumusot doon. Kaso itong si Bato nagdaldal. 'Di ba? So ako mga minamahala, kung ako lang talaga yung tatanungin, talagang matagal nang na-receive ni former President Duterte itong email ng ICC para kunin ang kanyang panig. Yun nga lang, parehas lang talaga sila ni Bato nang naiisip na hindi nila kinikilala yung jurisdiction ng International Criminal Court dahil wala na nga. Totoo, wala nang jurisdiction ang ICC. Pero meron silang karapatan na tanungin kayo kasi nung naganap ang krimen, miyembro pa po tayo ng International Criminal Court. Hindi 'yun makuha ng ano ng mga ano mga DDS na 'to kasi mga ni mga bugok. 'Di ba? So ito na nga 'yung sinasabi natin mga minamahal na you can run but you cannot hide. Pwede kang tumanggi pero hindi mo pwedeng takasan ang ginawa mong kasalanan. Diba tapos ngayon sisisihin nyo pa ang presidente na parang walang isang salita. Kasi ano ba yung naunang tugon ng ating Pangulo? Hindi natin papapasukin ng ICC kasi walang jurisdiction. Hindi naman po natin pinapapasok ang ICC ah. Hinahayaan lang natin silang ano, gawin yung parte nila. Bakit? Tumulong ba tayo? Hindi naman pa itumutulong ah. Diba? Hinahayaan nga lang natin sila eh. Kasi karapatan nila yun. Diba? Karapatan yon ng International Criminal Court on behalf sa mga Pilipinong, you know, humihingi ng hustisya. Dahil nga sa karumal-dumal na krimen na ginawa ng dating presidente sa ating bayan. Gets nyo? Diba? Oh. See? Para sa akin mga minamahal, matagal na yung natanggap ni Digong. Kaya nga kung ano-ano yung ginagawa nila eh. Hakbang ng maisog, pulboronic video, di ba? Droga, addict, may katibuni pa, nagpa-hearing na sa Senado para magkaroon ng destabilization effort dito sa ating presidente para mag-alab yung galit ng Pilipino at magkaroon ng people power para nang mapatalsik itong si President Marcos. Kaya nga mapapansin nyo, nangangatog na sila. Meaning talaga, tapos sinabi din ni Sara Duterte, di ba, sa interview, na nakatanggap, na meron silang sariling lawyer ukol dito sa ICC. Di ba, sinabi niya yon? Oh, bakit kayo magkakaroon ng sariling lawyer kung hindi kayo natatakot dito sa ICC, kung hindi nyo pinapansin yung issue sa ICC? Di ba, yan yung pag-aamin ni Sara Duterte na meron silang lawyer dito sa topic nila sa ICC, sa kaso nila. So, kinikilala nyo nga yung kaso sa inyo ng International Criminal Court. Kala ko ba wala kayong pakialam? Di ba mga minamahal? Oh. Tapos ngayon, ano na itong mga nangyayari? Ano na itong mga eksenang ganap? Nakakaloka mga minamahal. Di ba? Oh. See? Anyway, yun po, mga minamahal, yung ano natin ngayon. At least alam na ninyo na itong si Bato de la Rosa nakatanggap na ng ano, email from the ICC. So, yun,
It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.